Yun na nga po, no? Yung sinasabi ni Secretary, dating Secretary Harry Roque, na ngayon po na napapanood natin may mga lumalabas na mga video, no? Patungkol di umano sa kanyang kasarian. Ayan. So yan na siguro yung tinatawag na black ops, no, against him. At yan po ang sinasabi natin na hindi issue based, no, ang ginagawa, no, ng mga counterpart ng mga DDS, no, kundi mga chismis, kundi yung mga personal na pag-atake. Kasi nga, hindi sila makakasagot sa mga issue-based. Katulad nung isang vlogger na nagpapakilalang coach na di umano, sad-sad na daw ang mga Duterte. So, imahinasyon niya yun, no? Imahinasyon niya yun. Kahit sino pong makausap yung OFW, eh parang di, para pong ano na sila, nagsisisi na sila, di ba? At, well, di ko naman po maitatanggi. Ganun din po ang nararamdaman ko. No? Kasi nga po, yung mga pagbabago, wala, eh, na inaasahan natin. Wala. Puro lang, ano, puro lang salita. Sa ngayon, no? Ewan ko kayo dyan sa Pinas. Ano ba napapansin nyo? No? I hope I'm wrong. Tapos, ngayon, ano nangyayari dyan sa South China Sea? Bakit tahimik ata, no? Ang mga may ingay dyan, yung mga may ingay at maangas patungkol dyan sa South China Sea, ito na yung pagkakataon nyo para pumunta doon. Kasi nga, hindi na po biro ang situation. Mataas na po, no, ang tension, no. Pero yun yung tagapaghatid ng pagkain doon. Ano na, Navy na rin, di ba? Ayon sa ating nabalitaan. At ito nga, yung video na kumakalat, ewan ko kung legit ito, na talagang pong napahiya na, no, itinaboy na talaga ng mga Chinese, ano, napakataas na po ng tension at ano po, pinagmamalaki natin dyan, maangas tayo dahil alam natin, susuportan tayo ng US, nga ba? Diba? Tahimik din ang US dyan dahil di naman po talaga sila makikipaggera para sa atin, no? Yun po ang katotohanan dyan. Kaya maganda po sana yung foreign policy noon ni dating Pangulong Duterte. At yan pong mga mag-ready, puro lang po salita yan, no? Wala po tayong kakayanan. Diba? Wala po tayong kakayanan sa katotohanan, diba? So itataboy tayo dyan, wala rin po magagawa yung mga kalyadong bansa natin. Wala rin talaga, puro lang talaga salita. Kaya hindi, tayo po ang talo dyan. Nakita na po natin yan sa administrasyon ni Aquino. Ngayon po, inuulit na naman ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. So, mananahimik ba dyan ang Vice President? So, yun lang po ilan sa mga speculation natin, ano po, na mga tungkol po dyan sa pag-resign ng ating Vice Presidente, ano po. And again, I'm not fighting against the government because tayo po ay nagki-criticize dahil kailangan po yan as check and balance, no, sa ating gobyerno. So yun lamang po ang ating take ngayon at makikita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang po sa Day Enriga YouTube channel. Muli, magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat.